Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ginugunita natin ngayon sila San Andres Kim Taigon, pari at martir, San Pablo Chong Hasang, mga kasama, mga martir. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at tagapagligtas ng tanang bansa, iyong tinawag ang mga taga-Korea upang mapaanib sa iyong mga hinirang sa pagsampalataya bilang mga Katoliko sa iyong pagtaguyod, naging mga martir na banal sina San Andres, San Pablo at mga kasamahan na pawang marangal sa pagpapahayag ng katapatan sa iyo. Pakundangan sa kanilang ulirang halimbawa at panalangin, iyong ipagkaloob na hanggang kamatayan kami ay makapanatiling matatag sa pagsunod sa iyong mga utos sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, malaki ang pag-asa kong magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Gayunmay sinulat ko rin ang mga tagubiling ito upang hindi man ako makarating agad, ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambayan ng buhay ng Diyos. Sa simbahan na siyang haligi at saligan ng katotohanan, napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Siya'y nahayag na maging tao at pinatotohanan ng Espiritu. Nakita ng mga anghel, ipinangaral sa sanlibutan, pinaniniwalaan ng lahat, at sa langit ay tinanggap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa'y napakadakila ng Panginoong lumikha. Gawa'y napakadakila ng Panginoong lumikha. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Gawa'y napakadakila ng Panginoong lumikha. Lahat niyang gawa'y dakila at wagas, bukod sa matuwid hindi magwawagas. Hindi inaalis sa ating gunita na siya'y mabuti mahabaging lubha. Gawa'y napakadakila ng Panginoong lumikha. Sa may pagkatakot, pagkaisagana, pangako ng puon ay hindi nasisira. Ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niya'y tinataglay nang ibigay niya sa lupa ng dayuhan. Gawa'y napakadakila ng Panginoong lumikha. Magsitayo na po ang lahat.
salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Mahal ni Helluya, mahal ni Helluya, mahal ni Helluya. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon at ano ang nakatutulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak at sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba. At sinabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kaniyang mga anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Tayong mga Pilipino ay mayroong kasabihan. Yung kasabihang sala sa init, sala sa lamig. Di po ba, no? Yun bang lalong-lalo na dun sa siguro sa mga storya ng paglilihi. Gusto ng maasim. Pag andyan na yung maasim, gusto naman ng matamis. Yun bang minsan may mga taong hindi natin maunawaan kung ano ang gusto sa buhay. Hindi natin maintindihan kung ano pa ang pwede nating gawin. Bakit hindi siya nakatatagpo ng kasiyahan sa buhay? Ang ating ebanghelyo ay pagsasalarawan sa pamamagitan ng salita ni Jesus kung anong klaseng henerasyon mayroon ang tao. Dahil ipinakita niya nang si Juan Bautista ay nagpapahayag ng kaniyang misyon ng pagbabalik loob sa Diyos at pag-aayuno na ipinakita naman ni Juan Bautista sa kaniyang pamumuhay. Ito yung sinasabi ng tao. Inaalihan siya ng demonyo. Natapos ang panahon ni Juan Bautista at dumating si Jesus na anak ng tao na hindi katulad ng ginagawa ni Juan kung hindi sumasama sa mga makasalanan, sa mga publikano at sa mga hindi tanyag sa lipunan. At ito naman ang sinasabi ng tao. Magiinom yan, maglalasing, matakaw, kasi palaging nakikitang kumakain sa mga iba't ibang lugar kasama ka ng kaniyang mga alagad. Ano ang kaugnayan ng buhay ng tao
Sa katotohanang ipinapakita ni Jesus ng kaniyang mga salita, parang wala namang pagbabago sa henerasyon noon, sa henerasyon ngayon. Ang tao ay paiba-iba pa rin ng takbo ng isip. Ang mga tao ay ayaw pa rin tumama kung ano yung sapat at dapat na kaniyang sundan. Nakipamuhay na ang Diyos. Nagsasalita na ang Diyos sa pamamagitan ng kaniyang mga banal na salita, sa pamamagitan ng simbahan. Pero bakit iba pa rin ang ating pinakikinggan? Anong klaseng henerasyon tayo ngayon na hindi natin makita o mapag-iba ang totoo sa parang totoo? Bakit hindi natin mapag-iba ang katotohanang sinasabi ng simbahan sa sinasabi ng wala namang autoridad? Mas madali tayong mawala sa tunay na landas ng pananampalataya kung katigasan ng ulo at pride o kayabangan ang pinaiiral nating lahat. Kung narinig na ninyo yung salita sa Latin na sentire cum ecclesia. Sentire, sentido, cum with ecclesia, simbahan. To think with the church, ang mag-isip kasama ang simbahan. Dahil kung mag-iisip akong mag-isa, mapapalayo ako sa katotohanan. Kung ako ay magbibigay ng sarili kong opinyon na hindi nakabase sa katotohanan, pati ako madadala ng sarili kong opinyon. Dahil sa ating paligid, napakarami ng peke. Napakarami ng hindi totoo. Napakarami ng parang totoo, pero dinadala ka sa hindi totoo. Kaya tingnan nating mabuti kung papaanong ang salita ng ating Poong Jesus Nazareno sa araw na ito, kung saan tayo dadalhin sa katotohanan ng ating buhay. Dahil sa huling bahagi ng Ebanghelyo, karunungan ng Diyos ang napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kaniyang mga anak. Lahat tayo na kaniyang mga anak ay dapat magkaroon ng karunungan na nanggagaling sa kaniya. At iyon ang gift of wisdom. Yung bang malinaw para sa'yo, malinaw na nakikita mo ang katotohanan sa mapagkunwari. Malinaw sa isip mo kung ano ang nasa likod ng katotohanan ito o yung nasa harapang nagsisinungaling para magsilbing parang totoo. Sa mundo ng fake, karunungan ang ating panlaban. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Nagsitayo na po ang lahat. Thank you.
Minamahal kong mga kapatid, ipinahayag ng mga propeta ang pagdating ng ating mananakop. Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pagsisisi sa mga kasalanan, ipinahayag ni Juan Bautista ang kaniyang pagdating. Sa diwa ng pagsisisi, manalangin tayo sa tulong ng Diyos. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, naway patuloy pang umulhat at higit pang humikayat sa mga sumasampalataya sa maluhating hapag ng kaharian. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mayayaman at ang dukha nawa hindi umiwas sa hamon ng kaharian, manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayo naway tumugon ng may katapatan sa tawag ng pagbabalik loob, manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Lahat tayo naway magtalaga ng ating sarili sa gawaing pangkaharian, manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga yumao naway mabuhay sa tahanan ng Panginoon at magbunyi sa pag ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming nasa langit, inaanyayahan mo kami upang makapiling ka sa iyong kaharian. Ngayong nananalangin kami para sa iba, tulungan mo kaming maisama sila sa hapag na inihanda ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupong naman ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iyong paunlakang tanggapin ang mga alay ng iyong bayang ginigiliw, at iyong paging dapating kami ay iyong kalugdan bilang haing kapakinabangan sa ikabubuti ng sanlibutan, pakundangan sa panalangin ng mga martir, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Andres, San Pablo at mga kasamahan ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay.
sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayundin naman, noong matapos ang hapunan, hinawa ka niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pag-asabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mapapanat
mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazaren. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami ay iyong binigyan ng lakas na dulot ng banal na salo-salo sa paggunita namin sa mga banal na martir. Hinihiling namin kami ay iyong pamalagiin sa matapat na pagsampalataya sa iyong anak at sa pagmamalasakit sa kaligtasan ng lahat bilang mga kaanib ng iyong simbahan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.